nag-ampon ang lalaki ng tuta hanggang malaman nilang kakaiba pala ito. Oh my God. Yo, what's up guys? It's Clark DB here. May mga nag-aalaga ng aso na nagpaparami ng aso. Pero kapag umabot na sa puntong hindi na nila kayang alagaan, ibibenta na lang nila o ipapamigay na lang nila ito sa kakilala nila. Pero kung mag-aampon man kayo ng isang fur baby sa inyong pamilya, siguraduhin ang kanyang breed at kung aso ba talaga ito. Ang kwento na ito ay tungkol sa isang pamilya na ang kanilang inampon na aso ay hindi pala isang ordinaryong aso. Isang araw sa may South Arizona, nakakita ang batang nag-aaral sa kolehiyo ng isang tuta na nakalagay sa shopping cart. Sa shopping cart na ito, may karatulang nakasulat na free puppy. Walang tao na nakabantay sa shopping cart para pwedeng pagtanungan kung anong klaseng aso ito. Agad niyang tinawagan ng kanyang mga magulang para tanungin kung pwede ba niya iuwi ito sa kanila para alagaan. Sabi ng mag-asawa ay pumapayag sila na kunin ang aso dahil ang kanilang anak ay aalis na rin naman para magkolehiyo. Naisip din naman nila na kaya naman nila magpalaki ng aso dahil wala naman sila masyadong gagawin at meron silang malaking bakuran. Nang inuwi ang tuta sa bahay, nagulat ang mag-asawa sa itsura niya. Siya ay may mahaba ng uso, may amber na kulay na mata at malaki. Pinangalanan nila ang cute na tuta na ito na si Neo. Ayon sa mag-asawa, si Neo ay parang isang German Shepherd noong tuta pa lamang siya. Pero habang lumalaki si Neo, natutuklasan nila na parang hindi lahing German Shepherd ito. Habang lumalaki si Neo ay nagiging kakaiba lalo ang kanyang ugali at pakikitungo sa tao. Sa tuwing iniiwan ng amo si Neo sa kanilang bakuran, si Neo ay laging hindi mapakali. Siya ay naghuhukay o tatalon sa bakod para lang makapunta sa kapitbahay. Siya ay maghahanap ng grupo ng mga aso at natataon na puro German Shepherd ang lagi niyang kasama. Nang malaman nila ito, nagpatayo sila ng mas mataas na bakod. Pero nakakatakas pa rin si Neo dito sa pamamagitan ng pagnguya ng mga bakod. Napuno na ang kapitbahay ni Neo dahil sa madalas na pagbisita ni Neo sa kanilang bahay. Sa tuwing sinusuway nila si Neo, kakaiba ang kanyang reaksyon. Hindi nakikipag eye contact si Neo sa kahit kanino at hindi siya rin may responde kahit may dog treats na kapalit. Isang beses, si Neo ay nakita ng kapitbahay sa kanilang bahay na nagtatago. Dahil dito, tinalian nila sa leeg si Neo at dinala na siya ng mag-asawa sa Humane Society of Southern Arizona. Dito nila natuklasan na hindi ordinaryong aso si Neo. Sa unang tingin ni Maureen O'Connell, ang dating CEO ng animal shelter, alam na niyang hindi ito aso. Sabi niya sa mag-asawa, alam niyang hindi aso siya, hindi ba? Naisip din nila noon pa na hindi aso si Neo at hindi nila malaman kung anong klaseng hayop ang kanilang alaga. Di nagtagal, nalaman nila na si Neo pala ay isang wolf o lobo. Pero hindi lang din siya basta-basta na wolf. Isa siyang high-content wolf dog. Ibig sabihin, si Neo ay hybrid ng dalawang species. Kahit hybrid, nangingibabaw pa rin kay Neo ang characteristics ng isang wolf. Nang tiningnan ng Humane Society of Southern Arizona ang tungkol sa mga wolves, nakita nila na karamihan sa mga estado sa US ay hindi pwede mag-alaga ng mga lobo. Kung nanaisin man mag-alaga, kailangan nila magkaroon ng special permit na medyo mahirap bago makakuha. Umabot ang pamilya sa isang malaking problema. Una, hirap silang pakawalan si Neo dahil minahal siya ng buong pamilya. Pangalawa, kahit gusto nila kupkupin pa rin si Neo, illegal ang mag-alaga ng wolves sa kanilang lugar. Pangatlo, kung ayaw ibigay ng pamilya si Neo sa mga kinaukulan, kailangan nila i-PTS si Neo para sa kaligtasan ng lugar. Dahil dito, napagdesisyonan nila na ilagay si Neo sa lugar kung saan siya nararapat. Nakipag-ugnayan sila sa Wolf Connection, isang wolf dog rescue center at sanctuary sa May, California. Tinanong nila kung pwede pa ba tanggapin si Neo at sa kabutiang palad ay may lugar pa para sa kanya. Nahirapan ang pamilya na pakawalan si Neo pero alam nila na ito ay para sa ikabubuti niya. Si Neo din ay mag-a-adjust sa bagong environment niya. Pero noong dumating si Neo sa lugar, siya excited na makita ang kanyang bagong pamilya. Nag-alala ang mga empleyado sa Wolf Connection dahil hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon ng ibang mga lobo doon. Nasa maayos na kondisyon si Neo pero kailangan pa rin bigyan siya ng medical clearance ng mga empleyado doon para makipagsalamuha sa ibang lobo. Sa sobrang tuwa ni Neo, nakawala siya sa isolated kennel niya at dumiretso siya agad kay Maya, isang alpha female para makipagkaibigan. Sa unang gabi pa lang sa sanctuary, sumali si Neo sa evening howl na nangyayari tuwing umaalis sa mga empleyado sa lugar. Makikita sa itsura niya na nahanap na niya ang kanyang tahanan. Ikaw,
Anong hayop ang alaga mo at anong pangalan? Comment down below yung masasabi mo para malaman din namin. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out! Isang munting hayop, puro putik, matapos paliguan, nagulat sila sa nadiskubre. Kaya narito ang kwento ng isang cute na tuta na niligtas ng grupo ng mga construction workers, pero iba pala ito at hindi isang tuta nang siya ay paliguan. Ang isa sa mga construction worker ay sumigaw para itigil muna ang pagtatrabaho at hanapin kung saan nanggagaling ang ingay na naririnig nila.